Day. Regards Day po. Nasend na po yung ating lecture notes sa GC. Pwede po nating i-download doon para makasabay po tayo. Nasa rule number 8 na po tayo sa section 2 ng ating book study sa book ni John Owen na Duties of Christian Fellowship. Rule number 8 na po sa section 2. And bago po tayo mag-start, manalangin po muna tayo. Let's pray po. Our Heavenly Father, we praise you and we glorify you sa araw na ito, Panginoon, sa Lord's Day celebration. Kami po ay pinagtipon nyo upang marinig ang inyong salita. Panalangin namin sa pag-aaral namin. Gabayan nyo nga po kami. Bigyan nyo ng kalinawan ang aming pag-iisip para maintindihan namin. Bigyan nyo kami ng inyong biyaya, Panginoon, para maisa pamuhay namin yung matututunan namin. Panalangin namin sa aming mga kapatid na hahabol, na papunta pa lang sa biyahe. Ingatan nyo po sila at makarating sila ng ligtas dito. Pagpalain nyo po ang oras na ito. Pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. And so nasa rule number 8, section 2, rule number 8. And I hope na download nyo na yung ating lecture notes para makasunod po tayo. So basahin ko lang po yung rule number 8 natin. Believers must support one another tenderly and affectionately in their various circumstances and conditions, bearing one another's burdens. Let me read again. Believers must support one another tenderly and affectionately in their various circumstances and conditions, bearing one another's burdens. O yung mga mananampalataya daw ay dapat na suportahan yung isa't isa na may pagmamahal, magiliw yung tenderly and affectionately. May pagmamahal sa kanilang iba't ibang kalalagayan, yung sitwasyon, condition, circumstances, at nagtutulungan sa pagbuhat ng pasani ng bawat isa, bearing burden of one another. Kung naalala niyo yung previous rule, sa rule number 7 na diniscuss ni Brother Chester, it concerns yung attitude towards our brother's failings or weakness, mga kahinaan. Dito naman, yung response ng natin sa kapatid natin in their miseries or afflictions or burdens. So medyo related sila, pero iba yung concern. Kaya sinabi doon, di ba, bearing one another's burden. And kung mapapansin natin, it's a recurring topic. Paulit-ulit natin itong narinig dito sa pulpit. I remember si Brother RJ, tama ba, bro? Practice preaching na yun. Tapos si Brother Edsel, diniscuss niya yun sa devotion. And una, kasi timely. Timely siya, napag-aralan natin. And because another reason is Christians have a burden to bear. Tayong mga Christians ay meron tayong burden na kailangan nating buhatin. And before tayo mag-proceed sa topic, I just want to jump dun sa time kung saan si Christ, diniscuss niya to. Diniscuss niya sa kanyang mga disciples yung patungkol dito sa burden. Sa Matthew 11, verse 28, let me read in ESV. Come to me, all who labor and are heavily laden, I will give you rest. Verse 29. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart. You will find rest for your souls, for my yoke is easy and my burden is light. Nakita natin doon na si Kristo ay may paanyaya sa atin. When we come to Christ, nung tayo ay lumapit kay Kristo, tinanggal niya yung one kind of burden na meron tayo for another kind of burden na ibibigay niya para sa atin. Describe niya doon, sabi, light. My burden is light. That burden is temporary. That burden is earthly, bounded ng panahon natin sa mundo. And nga, sabi niya, light. Ito yung consequence ng pagsunod natin sa kanya. Sa ating paglaban, pag-resist sa sins and dwelling sin, sa ating burden, pag tayo ay nagkakasala, sa mga kaakibat na persecution na matatanggap natin pag sumunod tayo sa kanya. As opposed dun sa isang burden na meron tayo by nature, yung burden natin before tayo lumapit kay Kristo, the burden of the law. The law says, kapag binrake mo yung isa, na-break mo lahat. And
because you're a lawbreaker, you deserve to die. We deserve to die. Yun yung mabigat na na weighing on our conscience, sabi sa Romans 2, because your heart of your hard and impenitent heart, you are storing up wrath for yourself on the day of wrath when God's righteous judgment will be revealed. Ito yung burden na binubuhat ng mga wala kay Kristo. That burden from sin was lifted from us the moment we believed in Christ. Ngayon, yung burden na sinasabi ni Christ na light na, yung pinalit niya na, the momentary burden of following Christ, and itong gracious act na pag-alis niya ng burden of sin sa atin, yun yung magiging motive natin in bearing our brethren's light burden. I hope nagigets natin yung ito yung pinaka-motive. And this will define itong buong study dito. And paulit-ulit natin marinig yun, yung patungkol to. So, as you know, as you're familiar sa format, merong si John Owen, nagbigay muna siya ng mga verses, na supporting verses. And then meron ding explanation, motive, actually may requirement, and then mamaya may discussion question tayo. So, daanan natin yung mga verses muna. Sabi sa Galatians chapter 6, verse 2, bear one another's burdens and so fulfill the law of Christ. Bear one another's burdens and so fulfill the law of Christ. And magtulungan kayo sa pagbuhat ng pasani ng bawat isa. Sa gayong paraan ay matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. Yung bearing one another's burden, sabi dito, fulfills the law of Christ, which is to love one another. Yung sinabi niyang law or command. The new command I give to you, love one another. Yung sinabi niya. And yung pagtulong sa kapatiran sa pagbuhat ng kanilang mga pasanin, sabi dito, ay isang paraan para mapakita natin yung pag-ibig sa ating mga kapatid. Kung yung illustration nga na lagi natin narinig is yung beast of burden na may pamatok. Parehas nilang binubuhat yung yoke na yon. And itong bearing the burden of one another is a supreme imitation natin kay Christ. Ito yung pinakamalapit na nagagaya natin si Christ. Kasi Jesus is the ultimate burden bearer. Siya nag-bear ng lahat ng burden. He has even gone to the length of taking mankind's sin, yung kasalanan ng sangkatauhan, the curse of the law upon himself. Yun yung binear niya sa kanyang sarili. So, si Christ yung ating ultimate pattern na i-imitate natin sa pag-bear ng burden ng ating kapatid. Next verse, Hebrews 13:3, remember those who are in prison, as though in prison with them, and those who are mistreated since you also are in the body. Alalahanin nyo yung mga nakabilanggo. At parang kayo yung nakabilanggo rin kasama nila. Damayan din ninyo ang mga pinagmamalupitan na parang kayo'y dumaranas din ng ganoon. Itong statement na to, remember those who are in prison, makita rin siya sa Matthew 25. Yung Matthew 25, kung i-discuss din niya mamaya. Pero nandun yon yung visit those who are in prison. Rather than avoiding them out of the shame or fear, ganun kasi yung stigma eh. Actually, yung stigma at that time sa panahon nila Kristo, pag may isang nakakulong, ang nakakahiya ma-associate dun sa taong yon. So, ngayon din naman, may ganung stigma. Kaya parang may stigma na kamag-anak mo yan, nakakulong, mga ganun, or kakilala mo yan. So, rather than avoiding them out of shame or fear, the church is to care for the persecuted. Remembering, yung sinabing remembering dun, implies active response dun sa mga pangangailangan nila. Si Apostle Paul, naranasan na yun kay Onesiphorus na binibisita siya. Binisita siya sa kulungan nung na-imprison siya bago siya execute. In 1 Corinthians 12, 25-26, that there may be no division in the body, but that the members all suffer together. If one member is honored, all rejoice together. Upang hindi, basahin ko lang sa Filipino, upang hindi magkaroon ng
kabahabahagi sa halip ay magmalasakit ang bawat bahagi sa isa't isa. Kung masasaktan ang isang bahagi, nasasaktan ang lahat. Kung pinaparangalan ang isang bahagi, nagagalak ang lahat. Ngayon, itong illustration ni Paul ng body, I think nagamit, hindi ko sure eh, parang sa devotion, parang baka nabanggit yun, lagi niya itong ginagamit, itong ganitong illustration, that the church, the body of Christ, and kaya dapat magkaroon ng unity dahil iisa lang yung body na yun. There are different parts, o iba-ibang bahagi nitong katawan na ito, and yung iba't ibang bahagi na yun does not function the same way, or iba-iba yung tungkulin nila, different gifts, yung sinabi niya sa 1 Corinthians 12. And then sa dulo nun, pag binasa mo yung chapter ng 1 Corinthians 12, sinabi niya sa dulo, maraming gifts, maraming ganyan, but desire the higher gifts. Asamin nyo yung pinakadakila na gift. And kinuklud niya yun, pag nag-jump ka sa chapter 13, yung flow ng kanyang writing is love. Patungkol sa pag-ibig. Kaya kung maalala mo yung rule number 8, nandun, may adverb doon, yung affectionately and tenderly, meaning may pagmamahal. Jump tayo, 2 Corinthians 11:29. Who is weak? And I am not weak. Who is made to fall? And I am not indignant. Kapag may nanghihina, nanghihina rin ako, sabi ni Paul. At kapag may nahuhulog sa pagkakasala, labis ko itong ikinagagalit. I am indignant. Dito, sa chapter na ito, 2 Corinthians 11, binahagi ni Paul yung kanyang mga naranasan bilang isang apostol. Pag binasa mo yung verse 27, verse 29 yung binasa natin. Pag binasa mo yung verse 27, sabi niya, he toiled in hardship through many sleepless nights. hindi na siya makatulog. In hunger and thirst, often without food, in cold and exposure. Yun yung mga naranasan niya bilang apostol siya. Sa mga missions na pinagdaanan niya. And then, sa verse 28, sabi niya, and apart from these things, from other things, sabi niya, bukod pa dito sa mga to, ito pa, there is the daily pressure on me of my anxiety for all the churches. Meron akong nararanasan na pressure, meron akong nararanasan na anxiety para sa lahat ng simbahan. Bukod pa dun sa mga physical na kahirapan na naranasan niya, sabi niya, there's a daily pressure on me. I have anxiety for all the churches. Talk about bearing the burden. Si Paul, he felt deeply the needs and suffering of the churches. Tinanong niya, who is made to fall? And I am not indignant. Pag may nagkakasala sa loob ng simbahan, sabi niya, nagagalit siya. Because he's after the holiness and the purity of the church. In other epistles, sabi niya, he shed tears for the church, daily praying for the church. So, doon pinakita ni Paul how he bore the burdens of the churches. In James 1:27, let's move sa sumunod na verse. Religion that is pure and undefiled before God, God the Father, is this: to visit orphans and widows in their afflictions and to keep oneself unstained from the world. Ang relihiyon na dalisay, pure, at walang dungis sa harap ng ating Diyos at Ama ay ito: pagtulong sa mga ulila, orphans, at sa mga byuda sa kanilang kahirapan, at pag-iingat sa sarili upang huwag mahawa sa kasamaan ng mundong ito. Si James, in-emphasize niya yung concern para sa mga widows o yung mga byuda at sa mga orphans, mga ulila. True measure of obedience or pagsunod sa Diyos na nakakalugod sa Kanya. Kasi kung babalik ka sa Old Testament, inutos na ito ni God. In Deuteronomy 10 and Psalm 9, yung Israel, binigyan ng ganitong responsibilities para sa mga mamamayan nila na ulila, yan, orphan, and widows, yung mga byuda. Yung pag-visit sa orphan and pagtulong sa mga widows, that has been the hallmark of Christian faith through the history. Kung aaralin natin yung history, yung mga gumagawa lang nun dati, mga Christian, that was countercultural at that time. Ba't mo tutulungan yan? Mahina, iniwan na nga namin sa kalsada, aampunin mo pa. Ganun yung mga babies dati, iniwan para mamatay sa lamig,
yung mga byuda, ganyan din, hayaan mo na yan, namatay niya asawa niya, wala nang pag-asa yan sa buhay. And then yung mga Christians, tutulungan. Throughout the history, ganun. Pinakita nila, sa outside pa yan, ha? Paano pa kaya yung mga nasa loob ng simbahan? Yan. And let's, by the way, itong visiting, sabi dito, visiting the orphan. Later on, mag-discuss pa natin yan. Matthew 25:35-36 and verse 40. Let me read. Sapagkat ako'y nagugutom at ako'y inyong pinakain. Ako'y nauuhaw at ako'y inyong pinainom. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y hubad at ako'y inyong dinamitan. Nagkasakit at inyong dinalaw na bilanggo at inyong pinuntahan. And let me read verse 40 rin. Sasabihin ng hari, tandaan ninyo nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, sa akin ninyo ito ginawa. This is part of the Olivet Discourse. If you remember, the day or kinagabihan nito, inarrest na si Christ. And then, ayun, alam natin yung nangyari. Pero bago yun, bago yung nalalapit niyang pagka-aresto at pagkamatay, si Jesus, he spoke to his disciples sa Mount Olive. And he talked about yung sa Matthew 24, yung prophecy niya yon, and then kasama ito sa itong Matthew 25, yung about the final judgment. He talked about how he will separate the goat from the sheep and ibibigay yung reward according to their deeds. Yung reward ng both goats and sheep. And in passing, binigay niya yung description ng righteous. Ano yung ginagawa ng mga righteous na followers niya? Yung mga committed na followers niya, his sheep, sabi doon, they feed the hungry. And hunger is a burden. They give water to the thirsty. Again, burden, describe ulit. They welcome the stranger. Itong mga right, yung deeds ng mga righteous followers niya is they clothe the naked, yung mga walang saplot, sinaplotan nila. They visit the sick or yung mga nakakulong. So, ganun yung mga ginagawa, dinescribe niya, ng mga followers niya. Yan. Then, tatanong ng mga dun sa parable niya na to, or sa story na to, magtatanong yung mga righteous, sabi, Lord, kailan namin to ginawa sa'yo? Kailan namin ikaw dinamitan? Kailan namin ikaw binigyan ng tubig? Nasasabihin niya, as you did it to one of the least of these, my brothers, you did it to me. Pag ginawa nyo ito sa mga kapatid ko, ginawa nyo ito para sa akin. Ito yung characteristic or gawain ng totoong follower, tagasunod. Ito yung traits na ina-expect din sa atin. Lift the burden of the brothers, of the brethren. Let's jump sa susunod na verse. 2 Timothy 1, may the Lord grant mercy to the household of Onesiphorus, for he often refreshed me and was not ashamed of my chains. But when he arrived in Rome, he searched for me earnestly and found me. Ito yung sinasabi natin kanina. Si Paul, naranasan niya na bisitahin siya. Naranasan niya yung visit those who are in prison. And sa pagkataon ng kapatid na si Onesiphorus. Kaya sabi niya, may the Lord grant mercy to the household. So buong sambayan ito ni Onesiphorus. Kasi, in many times, sa maraming pagkakataon, binigyan niya ako ng sigla, refreshment. At hindi niya ako kinahiya kasi may kaakibat na shame nga kapag nakakulong. Hindi niya ako kinahiya kahit ako'y isang bilanggo. Sa katunayan, sabi niya, pagdating niya sa Rome, pilit niya ako hinanap hanggang sa ako'y kanyang matagpuan, sabi ni Paul. So, kinumed niya and pinag-pray niya itong sambahayan ni Onesiphorus dahil dun sa pinakita ni Onesiphorus yung characteristic. He bore the burden of Paul. Again, yung nasa Matthew 25 kanina, visited me when I was in prison. In-embody yun ang ginawa ni Onesiphorus. So, as opposed dun sa binanggit ni Paul na dalawang tao, pag binasa mo yung context nun, mayroong dalawang tao na umiwan sa kanya dahil sa mga sufferings na naranasan niya, si Philegus and Hermogenes. As opposed sa dalawang ito, si Onesiphorus, yung mas nagpakita ng pagbe-bear ng burden. And so, si Paul, pinag-pray niya si Onesiphorus, sabi niya, that God may have mercy on that day, sa araw na yon. Ito yung kanina sa Matthew 25, kapag binigay na yung judgment.
Oh. Ah, ito na yung last, tama? Acts 20:35. Eh, so jump tayo sa last verse, Acts 20:35. Now let me give shortly yung background nito. Bago pumunta si Paul sa Jerusalem, doon na siya mahuhuli and ma-execute. So bago siya pumunta doon, yung si Paul and yung missionary team na kasama niya, they decided to sail past Ephesus. Maglayag muna, dadaan sila sa Ephesus, and then pinatawag niya yung elders ng Ephesian Church. Bago ako mamatay, bago ako hulihin, bibisitahin ko, dadaan muna ako sa malapit sa Ephesian Church. And then pinatawag niya sa shore yung mga elders, and then kinausap niya. Nagbigay siya ng final words, kumbaga, sa kanila. Farewell sa elders. In-instruct niya yung mga elder na yon, sabi, take good care of the church of God, of the flock na pinagkatiwala sa inyo. And then verse 35, basahin na natin. In all things, I have shown you that by working hard in this way, we must help the weak and remember the words of the Lord Jesus, how He Himself said, it is more blessed to give than to receive. So, after niyang ibigay yung instruction, ganito ang gawin nyo, alagaan nyo yung flock na pinagkaloob sa inyo, kayong mga elders kayo. And then sinabi niya, sa lahat ng pagkakataon, nung nandyan ako, nung tinatayo natin yung church dyan, pinakita ko sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong pagtatrabaho, ganitong uri ng ministry, ganitong pagpapugal, dapat niyong tulungan ang mahihina. Help the weak. Alalahanin natin ang mga salita ng Panginoong Hesus, sabi niya, higit na pinagbala ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Yun yung instruction ni Paul sa mga elders bago siya mamatay. So, yun yung mga verses na ginamit ni John Owen to support yung rule niya na bearing one another's burden in the miseries and affliction of the brethren. Now, let's proceed sa explanation niya. Sabi niya, the previous rule concerned our attitude and response to our brothers in their feelings. Ito yung sinabi ko kanina. Yung nakaraan, patungkol sa kanilang pagbagsak, feelings, weakness. Ngayon naman, patungkol sa kanilang affliction. Ito yung rule sa rule number 7. Believers must bear with one another's infirmities, weakness, sensitivities, and feelings. Ayan. Ngayon naman, yung response natin patungkol sa sa brethren natin na nakararanas ng miseries and afflictions. Ito yung rule number 8. And tuloy natin, here again, conformity to Christ is required, who in all the afflictions of His people is afflicted and persecuted in their distresses. So si Owen, reinforce niya, si Dan Owen, reinforce niya yung importance na yung as you obey this rule, important na ma-settle mo yung pinaka kumbaga requirement na you're a Christian or you are conformed sa image ni Christ. Our conformity to our Lord plays a critical role as we obey this rule. He's identifying with His people. Si Christ, nag-identify siya sa kanyang mga simbahan in their persecution, in their affliction, di ba? Sabi ni Christ kay Saul, 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 why are you persecuting me? Ba't mo ako pinipersecute? Inuusig. Hindi naman inusig ni Paul si Christ, ha? Sino inusig ni Paul? Yung simbahan. Pero sabi ni Christ, why are you persecuting me? Nag-identify siya sa kanyang church. And ito yung sinasabi dito ni John Owen. Our conformity to Christ, it plays a big role sa ano na to, sa rule. Tuloy natin sinabi niya, if we could maintain a spiritual union to anything like this extent of the mutual union of the various parts of our physical body, which is the comparison so often made, this duty would be performed excellently. Ang sinasabi dito ni John Owen, kung naalala nyo yung mga instruction ni Paul na about sa one body, different parts, yung mga illustration niya, pag naintindihan mo daw yun, sabi ni Owen, pag in-apply mo yun spiritually, pag in-achieve na natin yun, we can perform this rule excellently. Kapag sinabuhay natin yung mga tinuturo ni Paul patungkol sa iisang katawan, sabi ni Owen,
excellently natin mapaperform itong role na ito. Tapos i-expound niya pa yon. Ito yung sasabihin niya. No one ever hated his own flesh. If one member is in pain, the others have very little comfort or ease. Tuloy natin. A member not affected by the anguish of its companion must be a rotten member. Those enjoying plentiful comforts who forget the miseries of their brethren are marked particularly for destruction. If we do not feel the weight of our brothers' afflictions, burdens, and sorrows, then we deserve that our own should be doubled. Since we are identified as one body of Christ, the affliction of one member is felt by everyone. Ito yung pinaka sinasabi dito ni Owen. In-extend niya yung illustration ni Paul about one body, and then derive niya sa ibang conclusion. Sabi niya, the suffering and affliction na ini-ignore mo, kasi may sinabi doon, pag may isang member na ini-ignore yung affliction ng iba, sabi, it will take its toll on you eventually. Meaning, maapektuhan ka rin. Kahit personally, hindi ka affected sa problema ng isa, eventually, it will take its toll on you. In some way, shape, or form, it will still affect you eventually. Yun yung sinasabi nito ni John Owen. Then, si Owen, nag-appeal siya sa Old Testament history. Yung sumunod doon, babanggitin niya si Nehemiah. Sasabihin niya na, wait lang. So, nag-appeal siya, nag-refer siya kay Nehemiah. And kung maalala natin, si Nehemiah, isa siyang prophet in the Old Testament, nagsiserve siya kay King Artaxerxes sa Persia. And then, nung narinig niya yung nangyari sa bayan niya sa Israel, sa Jerusalem, na nasusunog, sabi nun, namutla siya sa harap ng hari, harap ni King Artaxerxes. And then, nag-request siya kay King Artaxerxes, tulungan nyo naman kami. Tulungan mo ako na tulungan yung aking bayan, na i-rebuild yung wall, i-rebuild yung temple. So, yun yung siya yung nag-launch ng rebuilding effort na nag-mark ng second temple period. So, sabi niya, why should not my face be sad? Sabi niya sa king, ba't hindi ako malulungkot? Yung bayan ko, when my city, the place of my father's graves, kung saan nanirahan yung aking mga ninuno, lies in ruins, sira, wasak, and its gates have been destroyed by fire. Yan. Nasira yung aking bayan. The desolation of the church made Nehemiah grow pale in the court of the great king. Ito yung kinote ni John Owen dito. Those who are not concerned in the troubles, sorrows, trials, wants, poverties, and persecutions of the saints, not even so as to pity their wounds, to feel their blows, to refresh their spirits, to help bear their burdens upon their own shoulders, can never assure themselves that they are united to the head of the saints. In short, yung sinasabi dito ni John Owen, if a member ignores, or kung may isang member na apathetic, yung walang pakialam, sa affliction ng sa ibang member ng body of Christ, it raises yung ganong kondisyon sa isang member, it raises a question. Bakit? Ba't wala kang pakialam? That's not an attitude of someone na totoong bahagi ng katawan na yun. It raises a concern, a red flag, a high possibility na baka yung taong yun is not really part of the body of Christ. Ito yung sinasabi niya. They are not united to the heads of the saints, which is Christ. So, yun yung explanation ni John Owen. Now, jump tayo sa requirements, mabilis lang. Ano yung required? Ano yung mga kailangan gawin para ma-perform natin itong rule or itong duty natin faithfully? Number one, a proper evaluation of and a high respect for the church's prosperity in every member of the church and a strong desire for it. And then, kinote niya yung Psalm 122, verse 6. So, number one requirement is evaluation or pagsusuri at mataas na paggalang sa kaunlaran ng simbahan sa bawat member nito at isang matinding pagnanais para sa kaunlaran ng simbahan. Kinote niya yung Psalm 122, basahin ko lang Psalm 122. Pray for the peace of Jerusalem. May they be secure who love you. So, ipanalangin yung kapayapaan ng Jerusalem, sikapin kay Yahweh, ito'y idalangin, ang nagmamahal sa iyo'y
pagpalain. Yung the word na prosperity doon, it doesn't just mean economic. Though as part yung economic prosperity, but the word used in the verse is in general sense. And then John Owen, kinote niya si David, Psalm 122, sabi, may they be secure who love you. Sa ibang translation, may they be prosperous, be secure. But it carries the idea, same idea rin, na praying for the good of their nation sa Jerusalem. Kung babasahin mo yung Psalm 122, yung context nun, sabihin niya pa, peace within your walls, magkaroon ng security sa tower mo, peace be within you sa Jerusalem. For the sake of the house of the Lord, our God, I will seek your good. The point is, every individual members should have a strong desire or kagustuhan for the good security, prosperity, peace of the church. The desire to see the church na mag-prosper, na maging peaceful, na to get better, it fuels our willingness to support and bear one another's burden. Ito yung sinasabi dito sa requirement number one. Number two, a heart of compassion is a fruit of love to be aware and of and deeply moved by the various burdens of the saints. And then, kinote yung Colossians 3, verse 12. So, isang pusong nahahabag, ito yung requirement, pusong nahahabag out of love bilang bunga ng pag-ibig upang magkaroon ng awareness, ng kamalayan, at lubos na mantig sa iba't ibang pasanin ng mga kapatiran. So, Colossians 3:12, sabi ni Paul, put on then as God's chosen ones, holy and beloved, ito yun, yung compassionate hearts, beloved, kindness, humility, meekness, and patience. Itong sinabi dito na the heart of compassion as a fruit of love, si Christ in-embody niya kung paano yun, kung ano yung itsura ng compassion as a fruit of love, compassion as a result ng kanyang pag-ibig. Pag binasa mo yung Gospels, mababasa mo, paulit-ulit, sabi doon, he saw the crowd, si Christ, he saw the crowd, and he had compassion on them. Paulit-ulit yun, makikita natin yun. Nakita niya yung crowd, and he had compassion on them, kaya pinagaling niya. He saw the crowd, he had compassion on them, kaya pinakain niya. Ganun yung attitude ni Christ towards the people around him. Yung compassion niya, his compassion, moves him to act. Not just to be aware. One thing to be aware, ay, may ganito siyang burden. One thing, another thing is yung mag-respond ka and act patungkol doon. Yung word, compassion, pag tingnan mo yung ano niya, etymology, come with passion, suffer. To suffer with, kasama mong magdusa. Kaya, and sinabi din dito, born out of love, not guilt. Iba kasi kapag yung tumulong ka out of guilt eh. Ay, kawawa naman. Sige na nga, para bibigyan ko na nga ng bariya tong ano, kanina sa jeep. May mga batang nag-aabot ng ano. Sabi, ano? Ano yan, bariya? Sabi, alaga yan ng kapitanista. Share ko lang. Iba yung out of guilt lang na tumulong ka kasi ano eh, nag-guilt ka eh. Ako, ang ganda ng ano ko. Tapos ito, kawawa naman. O sige, sayo na tong dos. Tumulong araw. Pero sabi dito, out of love. Out of love mo, kikilos. Out of love ka, kikilos. Eh. And, kasi pag-guilt, hindi doon napi-please si God. Diba? Ito yung sinabi ni Paul. Pagdating sa benevolent, anong sabi ni Paul? Not out of compulsion, but a cheerful heart. Kaya, yan. And since we are holy and beloved, sabi sa verse na kinote, we have a compassionate hearts because we experience Christ's compassion. Kasi naranasan natin kay Kristo, first-hand experience natin kung paanong maranasan yung compassion ni Christ. Because of His love for us, He was deeply moved that He condescendingly stooped down from the glories of heaven. Mula sa kalangitan, bumaba siya sa lupa to die on the cross to bear the heaviest burden for us, which is yung ating kasalanan. I mean, yun yung, ganung compassion yung naranasan natin. And so, we can extend that same compassion naranasan natin para sa ating kapatiran. Another requirement, ito yung number three. The courage and boldness to acknowledge the saints in all situations without shame.
Then, kinote ulit, ito, kanina pa nakukot ito, 2 Timothy 1, kung saan si Onesiphorus binisita niya si Paul. Despite of the stigma na nakakulong si Paul, sabi dito, he often refreshed me and was not ashamed of my chains. So, kinomed ni Paul si Onesiphorus. Kung maalala nyo, si Peter, dininay niya si Christ. In shame, he denied Christ 3 times. Tinanong siya ng batang servant and yung mga bystanders kung kilala niya or kung associated ba siya kay Christ, and he vehemently denied. Nagmura pa siya para i-deny lang si Christ. No? So, yung mga disciples din, dininay nila si Christ and they disassociated themselves from their Lord. And maybe primarily, nandun yung fear, but shame also plays a part there. Kinahihiya mo kasi si Kristo, kaya mo siya dinenay. There's a temptation na makaramdam tayo ng shame sa kapatiran na nagsasuffer. Ito yung example na naisip namin kagabi. May isang kapatiran na tumatayo para sa truth. Kunyari, against siyang LGBT. Against siya doon. Parang merong pressure na ayakong tumulong dyan, ma-associate ako dyan. Baka tawagin akong bigot. Homophobe. May ganong pressure, ganong temptation na maranasan yun. Pero sabi dito, you should have courage and boldness to acknowledge yung ating kapatid. And later on, kung may naisip pa kayo, ano pa yung kondisyon? Ano yung mga circumstance ng kapatid na mahiya kang tumulong sa kanya? Baka meron kayong ma-share. Kasi ako, wala na akong maisip na iba doon. Number 4 na requirement, for personal visits in sickness, troubles, and in difficulties to advise, comfort, and refresh them. And then, ginamit yung Matthew 25:36, nadaanan natin to kanina, yung sinabi ni Christ na, when I was naked, you clothed me, I was sick, and you visited me. Ito yun. Ito yung kinote ni John Owen. Itong caring, yung sympathetic, and warm attitude is to be shared among the brethren. Ito yung attitude ng heart of compassion out of love dun sa requirement number 2. And namamanifest siya, na-exemplify siya, or nade-demonstrate siya dun sa pag-visit. remember, if you're aware dun sa book ni Richard Baxter, yung The Reformed Pastor, yung The Ministry We Need, in-outline niya dun, na kung paano yung mga ministers should exercise yung oversight sa flock. And one of them is visitation. Let me quote from the book. And I quote, "We must be diligent in visiting the sick and helping them prepare either for a fruitful life or a happy death." End of quote. Yun yung sabi ni Richard Baxter. We should be diligent sa pagbisita sa mga may sakit para tulungan sila magkaroon ng fruitful life or a happy death. So, fruitful life, kapag yung brethren is nag-undergo ng troubles or difficulties at nangangailangan ng encouragement or refreshment, dun din, makakausap mo, ma-update ka, magbibigay mo ng advice and comfort dun sa may sakit. Nandun naman sa sinabi ng happy death, kasi sa book, ina-assume na kapag may sakit, malapit na mamatay. Kasi dati pa yun eh. Dati, hindi pa ganun ka-advance yung medical technology. Kaya pag nagkaroon ng sakit, baka malapit na mamatay. So, yun yung ina-assume ng author ng book. So, sabi niya, we all prepare for eternity. And kapag may sakit, dun mo mas nararamdaman na dapat mas ready ka. Bago ka humarap sa Panginoon, someone is about to die and in a short time, haharap siya sa husgado ng Panginoon. In a short time, haharap siya sa banal na Diyos. And that should stir our deepest compassion dun sa taong malapit ng mamatay. Haharap na siya sa Diyos. And that should stir our deepest compassion. Pati nga yung mga pinaka-stubborn na sinner, nakikinig sa words kapag nasa deathbed na sila. Deathbed na sila. Now, since today, advanced na yung medical advancement sa atin. Baka hindi na, pag may sakit, mas malamang gagaling pa yan. Mataas yung chances. But, hindi na natin hintayin na mamatay ba yung kapatid or maghihingalo na bago tayo bumisita. So, after all, sabi sa scripture, it is for those who are sick that Jesus came to the world. And we experience that visit ni Christ firsthand sa atin.
So, next is the fruitful support by administering temporal and spiritual assistance for their situation. Angkop na suporta sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga temporal and spiritual na tulong para sa kanilang sitwasyon. Pinakamalapit na ano dito is yung, kung naalala niyo yung Communion of Saints sa LBCF natin, sa paragraph 2, chapter 27 yun, paragraph 2, sinabi doon, saints by profession, yung mga nagpo-profess na Christian, meaning in a local church, are obligated to maintain a holy fellowship, communion, and worshiping God, ito, and in performing other spiritual services that promote their mutual edification. So, yun, meron kang spiritual help, and sabi tuloy natin, they are to aid each other in material things according to their various abilities and needs. Yung spiritual services and material things, hindi sila pinaghiwalay. They both are important, both aspects, and they are recognized as important. And nung sinabi ni James, ay nung dinidiscuss ni James, ano ba yung totoong faith? Ano ba yung fake na faith? Ano ba yung peking pananampalataya? Yung illustration na ginamit niya is, what if may pumasok sa church nyo? Tapos, ano? But if may kapatid ka na nangangailangan, poorly clothed, and lacking in daily food, sabi niya. Tapos may isang nagsabi, go in peace, be warmed and filled, without giving them the things needed for the body. Sabi ni James, anong pakinabang nun? James chapter 2, verse 17. So also by faith itself, it does not have, if it does not have works, is dead. Kinumpir niya na yung spiritual reality ng iyong pananampalataya nagre-reflect sa iyong sa physical health na ina-extend mo. Ang galing ng connection, no, na ginawa ni James. Move on tayo sa, by the way, that's LBCF 27, paragraph 2. So, move on tayo sa motives. Ano yung mga motives? Ba't natin gagawin? Kanina, requirements yun. Ano yung mga requirements para magawa yung duty? And ngayon naman, ano yung motives? Ano yung magdadrive sa atin para magawa natin itong role? Number one, God's infinite mercy, patience, forbearance, long-suffering, and free grace towards us. Sparing, pardoning, pitying, bearing with us in innumerable daily early failings and provocation, especially so when we consider that all this is set before us for our imitation to the best of our ability. And then keynote, yung Matthew 18, 23-35. That's the story of the parable of the unforgiving servant. I believe na discussed to last week yung about sa unforgiving servant. Yung king gusto niya i-settle yung account with this servant na 10,000 talents, and sabi niya sa king, have patience with me, babayaran mo yan lahat yung 10,000 talents na utang ko sa iyo. So nag-ask siya sa pity from the king, and then itong servant na ito, meron siyang kapwa servant na may utang sa kanya 100 denarii. Sabi nung may utang sa kanya na 100, have patience with me and I will pay you. Tapos siya, he refused. And then pinakulong niya until makabayad. May nakakita and na-report sa king. And sabi, should not you have had mercy on your fellow servant as I have mercy on you? Ito, the point is, dahil na-experience natin personally mula sa ating Diyos, yung kanyang, sabi dito, mercy, patience, forbearance, long-suffering, and free grace. And we are called to imitate our Heavenly Father in these things, sabi, we can extend yung naranasan natin mula sa Diyos patungo sa ating kapatid. Kaya ito yung sinabi sa Ephesians 5, di ba? Be imitators of God as beloved children. Next motive, the goodness, the unwearied, and unchangeable love of the Lord Jesus Christ for us. Our continual pleasing on our behalf, notwithstanding our continual backsliding. 1 John 2, sa 1 John chapter 2, 1-2, my little children, I'm writing these things to you so that you may not sin. But if anyone does sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. He is the propitiation for our sins.
and not for ours only, but also for the sins of the world. We still commit sins even after we're converted. Even after na masave tayo, we are nakakagawa pa rin tayo ng kasalanan. But Christ's yung kanyang intermediary work assures us, binibigyan tayo ng kasiguraduhan na tayo mapapatawad niya if we ask for forgiveness, if we repent on the account of His blood. And we must realize na yung truth na yon nag-apply din sa ating mga brethren dahil si Christ ay namatay din para sa kanila. Ganito in-state ni Paul. Sa Romans 8, sabi niya, "For I am sure that neither death nor life, nor angels nor rulers, nor things present nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus." And this great love of Christ that we enjoy, the forgiveness despite our sins, the restoration, pag tayo'y nagkasala, should be the source of our love to our brethren who's in need of our support. Yung, paulit-ulit, no? Yung naranasan natin kay Christ, yun yung magiging inspiration natin pa as we deal with our brethren in their miseries and affliction. Number three, the experience which our own hearts have of the need in which we stand of the patience, forbearance, and pardon of others. Ecclesiastes chapter 7, basahin ko na lang, basahin natin. "Walang taong nabuhay sa daigdig na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Huwag mo pakinggan ang lahat ng sasabihin sa iyo ng tao at baka kalaunan ay mismong alila mo ang humamak sa iyo." Verse 22, "Sapagkat alam mo sa iyong sarili kung gaano nakarami ang iyong hinamak." Another motive na in-include dito ni John Owen is yung sarili nating experience. The need for someone to support us, yung pangangailangan natin na may mag-support sa atin, the need of the help of another to carry our burden na meron tayo, meaning, since alam mo na ikaw mismo may pangangailangan ka para doon, be aware din na meron din yung iba, pangangailangan nun. Ito yung logic. Sabi ng second greatest commandment, love your neighbor as you love yourself. Basically, yun yung logic dun. Yung patience, yung forbearance, yung pardon na ina-expect mo sa kapatid mo, yung kapatid mong iba, na-expect din sa'yo. So, meaning, parang introspective. Titingin ka sa sarili mo, ito yung need ko. Need din yun ng iba. Yun yung sinasabi dito ni John Owen na motive natin. Na mayroon ka sariling need for love or patience, forbearance. And meron din sila. And then number four, the great glory of the gospel, which is displayed when brethren walk according to this rule. Yung overall reason ng and means, yung dahilan at yung kaparaanan for this, itong rule, is the gospel and the glory of God na na-display sa gospel. So it is fitting, tama lang, na that we use it as our own foundation, as the foundation sa ating pag-obey for this rule. And not just this rule, yung buong ano rin, yung mga commands din ni God. A portion or, kumbaga, miniature ng gospel ay na-display pag tinutulungan natin yung kapatid natin. When we bear the burden of our brethren, merong mini gospel or may miniature ng gospel na nakikita doon. Kumbaga, sa family, sabi, husbands, love your wife as Christ loved the church. Andun, nakita mo yung gospel sa pag-ibig ni Kristo na may miniature, kumbaga, may glimpse of gospel doon. Ganun din, kapag if we bear the burden of our brothers, meron ding glimpse of gospel doon. 1 John 3:16. "By this we know love, that He laid down His life for us," gospel, "and we ought to lay down our lives for the brothers." Nare-reflect doon. So, yun lang po, dinaanan natin yung mga verses, yung explanation ni John Owen, yung requirements, and yung motives. Now, proceed na tayo sa ating discussion question. Una, are the means in place in your church for members to be aware of one another's burdens? Ang meaning niyan is, meron bang mga kaparaanan sa church para malaman mo yung kabigatang dinaranas ng isa't isa? Meron ba? Ano yung meron bang ganun na means? Mga ginagawa natin
na malalaman mo yung burden ng kapatid. Ano yun? Magbigay kay example. And number two, list the various burdens that might weigh upon believers' loneliness, illness, shame. In what way could this be supported by other members of the church? Ano yung iba't ibang mga bigatin and burdens na mas makakadagdag pa sa mga believers sa kanilang kalungkutan, pag may sakit, and kahihiyan. And ano yung paraan para masuportahan ng ibang members sa church. Number three naman, the verses quoted deal not only with our support for fellow believers but also of strangers. Itong Matthew 25, ito yung dinamitan mo ako, wala akong saplot, binigyan mo akong tubig, nauhawa ko, ito yun, Matthew 25. How welcoming is your church? Ito, na ating outreach, how welcoming. How welcome are you to strangers? How long would a stranger have to attend your church before he or she felt accepted as one of the congregation? A week, a month, a year, or longer? Yan. Hindi, actually, yung tanong, hindi membership ha, to feel accepted, yun yung question. So, how long daw? So, yan, meron tayong three questions. Pwede na po tayong, kung merong gustong sumagot. Okay, sa mic. And, if may mga questions din po kayo, pwede rin po magtanong. Nga ba ng ano? Okay, anyone po? Bro, ikaw? Sa phone, okay. Para marinig din na ano. Sige po. Pwede rin dito. So, ano yung mga paraanan sa simbahan? Ano yung mga gawain natin na avenue para malaman mo yung burden ng iyong kapatid? Ano yung mga kabigatan na makakadagdag sa kalungkutan? Pag may sakit at may kahihiyan na dinaranas, paano ito susuportahan? And pangatlo, gaano katagal para ma-feel welcome yung visitor or stranger sa ating outreach? Sige bro. Try ko sagutin yung number one. Number one. Kaparaanan para malaman yung mga burdens ng kapatid. Siguro yung practice na ginagawa natin, yung fellowship, men's fellowship, tsaka women's fellowship, napaka-importante nun sa unang-una. Ang ganda nung design talaga yun. Design kasi lalaki sa babae. Kasi may mga burden ka na pwede ko masabi na hindi mo dapat or para mahiya kang i-share pag may mga kababaihan. Ganon din sa mga babae. Hindi ko alam kung may hiya kayo, pero kami mga lalaki ganon kami. At alam ko din sa mga kababaihan, may mga burdens din kayo na hindi rin na-i-share sa kalalakihan o kalalakihan kayo or dapat din hindi i-share sa kalalakihan. So, sa magandang ganyan siya sa tutok ng simbahan o gawain na unang-una, may nakikinig sa'yo. Pangalawa, may mga mag-encourage sa'yo or magbibigay ng advices na alam mo na kapatid mo at hindi siya sa... Siyempre, iba yung advice or encourage na makukuha mo sa labas ng simbahan. So, ang ganda lang nung ganong yung practice natin sa
sa loob ng church or sa ginagawa natin. And also yung ano din, yung after ng ano, 'di ba, yung bago magano sa public worship, 'di ba? O yung review o bas. Kasi ano eh, parang ano lang, parang although hindi mo ma-share talaga yung typical na burden, yung literal na burden mo. Pero na-share mo yung sa loobin mo na, ewan ko, parang nalalaman natin kung may may pinagdadaanan. Yun. Tapos, yun lang siguro sa number one. So, number two, ano? Sa iba naman, para. Ayan. Thank you, bro. So thank you sa iyong answer, number one. So number two, what list the various burdens that might weigh upon believers? Nagbigay siya ng example, loneliness, illness, shame. So ano pa, baka may dadagdag kayo, and ano yung paraan para makatulong yung iglesia dun sa members na nakararanas nito. Sige mo, kung may magsasagot pa po at may mag-raise ng question, Hindi. Ano? May tanong na lang ako. Yung regarding sa ano, yung ginawa mo na example kanina na kanina lang nangyari sa inyo sa jeep. Kasi normal dito yun eh. Parang connected sa number 3, pero siguro ibang aspect to. Yung pagsuporta hindi lang sa fellow believers, pero sa strangers din. Then, kukonnect natin yun doon sa part na mga binasa natin kanina, pero specifically kasi yung context sa church believers. So, yung idea is, sabi mo nga kanina, Art, kapag hindi ka motives, na hindi ka nag-drive sa love, is huwag mong bigyan, parang ganun yung application mo kanina, tama po ba? Hindi ka nag-drive to give yung doon sa umakit sa jeep, specific example, pero yung mga tao nagbigay by their guilt tripping yung nangyari. Ang question ko kasi ano, regarding doon din sa ano, so, yun muna, paano yun? Sorry. Okay, yung example yung sinabi niyo po, kasi inapply yun sa benevolence. Sabi niya, di ba? Pag magbibigay, not out of compulsion, but a cheerful heart. So, sinabi rin kasi doon sa requirement, a compassionate heart born out of love. Kung ano requirement number 2? Yung cheerful, tapos, inaisip ko rin kanina yung part na, pag may dumarating kasi, napupunta ako din sa ganun sitwasyon, pero babalik ko rin sa inyong question. Yung ginawa ni Peter tsaka ni John sa temple, sa Acts 3, na silver and gold I do not have, but in the name of Jesus Christ, kailan natin pwedeng i-apply yun? kasi mas sabi. ayan na lang. Kasi, di ba parang sabi ni James, sabi mo na, ayun, ano kayo, umayo ka, tapos in peace, pero hindi ka naman nagbigay ng pangangailangan niya. Both hands, spiritual and yung material na kailangan. Pero si Peter, ayun lang, siguro yun lang yung gusto ko i-clear. Thank you. Salamat. Sa James, brethren yun. Sa James 2, sinabi doon. Wait lang. Pero sinabi doon na brethren yun. If a brother or sister, sabi kasi, is poorly clothed, James 2:15. Tapos doon kay Peter and John sa temple, yung question mo is, kailan i-apply yun? The same way na, yung evangelism. Kasi, basically, evangelism yung ginawa nila eh. Naging venue lang na may nagtanong sa kanila ng, may namamalimos. Naging venue lang yun para i-share nila yung gospel. Pero kung same din kung mag-share ka ng gospel. I remember one time
doon sa ano, mga fast food restaurant, may mga magbibigay ng ano, ng pagkain. Tapos may bayad pala. Alam mo yan. Nagbibigay ng ano, 250 lang po para sa pag-aaral ko. Nga, maglalapag na mga ganun. Paninda pala yun. Mga ganun. Ayun, abin nyo yun sa ano, na try namin yan yung ganun sa ano. Tapos sesyonan mo ng gala. Bibilin mo. Siyempre, bibili mo muna. Para ano, mag-stay. In-hold ko yung pera eh. Kung bakit ako bayaran. Share ko muna yung gospel. Ganun. So magandang avenue yung mga ganun. Para si share yung gospel. Ano lang, follow-up question lang sa sinasabi ni Herbert na sinasabi mo na rin. Hindi yung ano, yung magbibigay. Kasi ano eh, ewan ko kung alam ninyo, na yung, di ba may mga, ayun nga yung ginawa mong ano, example, na yung may binebenta tapos overprice. Alam natin na kung saan napupunta. Ewan ko kung alam ninyo kasi alam natin kung saan napupunta yon. Kasi ano eh, ayun, tama. May napaprime, ito para lang alam ninyo, sindikato, may napapromise kasi sa kanila na papaaralin sila. Ngayon kailangan nilang ibenta yon. So hindi na, ang alam ko, hindi rin sila pinag-aaral. So, bukod doon, yung mga na mamalimos, 'di ba? May kakatok sa sakyan or sa jeep, 'di ba? Ano yung dapat natin gawin? Ano yung tamang approach natin? Kasi merong sa batas sa RA, hindi ko alam. Pero sa batas ano, na bawal kang magbigay ng limos sa mga na mamalimos, pwede kang makulong. So bilang isang Kristiyano, paano yung approach natin doon? Ako po personally, ang naisip kong pwedeng tactic sa ganun is tract. Gospel tract. Palit kayo. Pero kung may naisip kayong iba, kapas, baka mo. Pero ako kasi ano eh. Ano ba? Ayoko magbigay ng pera eh. Hindi dahil, di ko rin alam kung saan pupunta yun. Pero may mga part kasi na nakakaawa rin sila. Nagugutom, ganun-ganun. Pero may one time kasi nagbigay ako ng bariya. Parang nireject, parang mbaba daw kasi. Ay! Kaya nag-biscuit na lang ako. Kaya lagi ako nilang biscuit para doon. Pero tapos yun sa part na ano, na para sa pag-aaral nila. One time kumakain kami ng kapatid sa KFC. Matanda yung nagbibenta eh. Mag-aaral din ba yun? Kasi pag may factor kasi pag sa jeep, tapos may nagbigay ng isa, parang tingin niya parang lahat kayo, ano? kaya magaganda rin pag-usapan to, ano ba yung para natin siya i-review? Kasi hindi naman sa padamot tayo, alam natin yung grace na may biyaya ng Diyos, pero ayoko rin ng ano, parang inaabuso rin, tapos naiisa hangga. Siguro kaya ako siya ni-raise. Ayun lang. yung related yun doon sa mga ano, sa for example yun nga yung mga nagbebenta na overprice. Ano siya eh, ando ba tayo sa point na dapat ano tayo, may discernment tayo o kailangan pagka ano, tulong lang ng tulong. Kasi may mga time na gano'n nangyayari. Hindi ko binibili yung item, tinutulungan ko na lang. Kumbaga, magbibigay ka out of ano na lang. Kasi alam mo na, hindi ko sure kung pag doon, yung kumbaga, alam ko hindi naman sasapat yung bibigay mo. No? Pero, kung yung intention niya is to produce lang talaga, eh yun lang yung nakikita kong ano ba, paano ba natin gagawing ano yun, kailangan ba masyado tayong critical sa ganun o kailangan kung ano lang yung kailangan nila
Kasi like for example sa akin, minsan lagi ako nasa daan eh, nasa kalsada ako madalas eh. So may mga for example lang hihingi ng barya, hindi ko binibigyan ng barya. Pagkain binibigay ko sa kanila. Biscuits, ganun. So, kung yun naman kasi yung intention nila, ba't sila nangihingi ng pera for food eh. Diba? So, yung ano, ang question ko pagdating sa mga, for example, sa mga ganun, kailangan ba maging critical tayo sa bagay na yun na may discernment? Tine-check mo, kinikilates mo kung totoo yung ginagawa niya o ano lang yung pwede mong ibigay na meron ka. Kasi, syempre, compromise yan. For example, meron ka talagang budget na or something na tinitipid mo na budget. Kasi hindi naman pwede na ano lang, diba? Hindi lang siya yung bigla ka lang, kumbaga compulsion yung pagbibigay. So, dapat mindful din yung sa lahat ng bagay na ginagawa. So, yun yung lang naisip ko. Kailangan ba critical tayo magbigay o ganun? Thank you, bro. Answer ko siya in general. Generally, yung attitude in benevolence is yung sinabi ni Paul sa Galatians 6:10. If we have opportunity, let us do good to everyone and especially those who are of the household of faith. Same nang ine-echo yung ating LBCF. Chapter 2, kinut ko kanina, chapter 10:7, paragraph 2. Let me read, sabi dito. In relation wherein they stand, whether in families or churches, yet as God offers opportunity, is to be extended to all the household of faith, even all those who in every place call upon the name of the Lord. Sinasabi dito is may binigay na hierarchy na una, it's hypocritical kapag yung family mo mismo wala, tapos yung iba, yung sa basic na ganun muna. And then yung kapatiran mo wala, tapos yung iba dito. Ganun din sa LBCF na sinabi, yung ibang mga mananampalataya, ine-extend mo yung grace. Ayan. Baka si Pastor, baka may answer din doon. Na unahin mo yung brethren, no? Pag generous tayo sa labas, pero sa kapatid natin, or sa ano-ano, mas basic yung family. Pag di natin natutuloy yung family natin, pero napaka, parang ano yan, yung mga tatay na, ang galing mong magpainom sa mga barkada niya, pero yung kakainin ng anak niya, walang mapakain, mga ganong banat. So, hindi ginagawa dapat ang Kristiyano yun. Now, given na, nabigyan na natin yung ating generosity sa church, pati sa mga mahal natin sa buhay, immediate family, kahit sa extended family, yung practical, pag may nanlilimos, may principle ako, ito, prinsipyo ko to na yung discernment, sinasabi ni Brother Richard, kasama yon, be wise like a serpent and gentle like a dove. Kasama rin yun doon. And dapat, i-take natin lahat ng oportunidad. Kasi oportunidad yun eh. To share the gospel. Lalo kung may oras. The other day, nag-withdraw ko sa may bakdo. Kasi wala dito sa 7-Eleven, yung ATM. Pet peeve ko yung ano eh. Yun nga ba yun? And then, nasa ano pala ako? Blue Wave. Yung nagpunta ako na Marikina. Nag-withdraw ko. May bata sa likod ko, nakaabang. Pansin niyo, mag-video kayo sa Blue Wave, merong batang nag-aabang dyan sa ATM. Minsan, katabi mo pa talaga. So, ano ko doon? Pet peeve ko yun. Kasi, una-una, kailangan na malaman, delikado yung ginagawa nila. Pwede silang pagbintangan, ano? Kaya, paano kung ano yun? Kung accomplice ng someone na holdapper or whatever, mali yun. So, sabi ko sa kanya, boy, ano, kilid ka. Uli-uli. Wag ka. In-educate ko siya. Let me educate siya. In-educate ko siya na wag niyang gagawin yun kasi delikado. Kung manilimos siya o manghihingi siya ng tulong o kung ano man, wag siyang tatabi dun sa nag-withdraw kasi
ano yun, pera yun, eh, delikado. So, inano ko sa gilid. Tapos, binigyan ko siya. No? If I had more time, I would definitely, it's an opportunity to share the gospel, ganyan. Dahil, ano, example nga, si La Pedro, diba, yung silver and gold I have na, and then gospel ng senior nila. At pinadaling pa nga nila eh, yung lumpo yun, diba? Stand up and walk, sabi nila. And ang sabi doon, walking and leaping and praising God, yung pilay niyo na nakatayo siya, mas higit pa doon sa, ano. So, ang nakita ko doon, we have more to offer than just money and piece of bread. No? Meron tayong kayang ibigay, ibahagi. Yun sa mga nagbebenta ng overpriced item at sinasabi nila na sa pag-aaral nila. May experience din ako niyan. Kung maalala niyo, kinento ko to eh. Nasa ano pa tayo? Cinity? Sa baba nun, may Infinity saka 7-Eleven. May humarang sa akin itong bata. Babae. Nagtitinda nga siya. At sabi nga niya, ano siya? Very articulate. Natuwa ako sa kanya kasi mukhang estudyante nga to. At ang ano eh, nag-i-English siya. Magaling magsalita yung bata. Sabi mo, ang hininayang ako. Parang, ba't ganyan yung ginagawa mo sa ano mo, wala pang scholarship or whatever. Sabi niya yun, self-supporting nga daw siya, ganito ganyan. Tapos, I was able to share the gospel kahit maikling panahon. At binili ko yung ano niya, yung inibenta niya, parang 50 pesos na yata yun eh. Keychain na Pilipinas na made of beads. No? 50 pesos. Ano yun? Opportunity, bigay yun ng oportunidad para makarinig yung bata yun ng ibang medyo. Kaya, ano natin, kumbaga, yun lagi, hindi yung, iba yung makatulong ka lang, yung makapagbigay ka lang, kesa sa nanlilimos ka. And lastly, kesa sa nag-ano ka, nag-share ka ng gospel, na tumutulong pa rin. Lastly, minomortify din natin yung sin ng ano, apathy at ng selfishness. Kasi ako, sa totoo lang, nabibisit ako minsan eh. Yung, I have to repent na may mga pagkakataon na irritable ako sa mga ganun. Lalo yung nagpupunas ng sapatos. Tapos pag di ka nagbigay, duduran yung ano mo. May mga ganun. Mumurahin ka pa eh. Ibang ang badyaw, ano pa eh. Parang kindergarten ka pa eh. Pet peeve yun. So, ano ako dun? Parang, may part of me is, alam ko na hindi tama bilang Kristiyano na magalit kung di kahabagan sila. Mahabag ako. Dahil ganoon ang estado nila eh. At naalala ko, nung bata ako, kasama ko si ate, umatid kami, dinala kami ng papa sa isang crusade ni, hindi ako nagkakaman eh, si, kung hindi si Jimmy Swaggart, Benny Hinn, sa ano, sa Luneta, taon nun, muulan. Tapos, bata pa kami, so nakita namin, may dalawang, may alam yung karton? Yung parents niya, may karton. Nagtitinda yata ng something or, kung alam, bata pa kasi kami ni ate. Tapos nag-uulad na. Parang yung mga bata, malit pa kay, parang si Juan, tapos mas matanda yung isa. Parang Sam-Sam sa Juan. Ganun, nandun, babaeng lalaki, nandun sa karton. Tapos wala yung parents nila. Tapos umuulad na, tapos iyak sila ng iyak. Tapos I remember na kami ni ate umiiyak na rin. Tawa kami. Karoon ako ng compassion at tanong ko yung ate, saan sila uuwi? Hindi talaga sa akin, ate, saan sila uuwi? Bata pa kami noon. Tapos, nadudurog yung puso ko sa ganun. Pero, sabi ko, kailan dumating kaya yung point na kinaiinis ako na sila? Kailan dumating yung punto na ayoko na sila tulungan or wala na akong compassion, ganyan. And I realized na, ano eh, hindi kailan eh. Kundi nandun talaga yung selfishness natin. Na dapat minomortify yun. Dapat pinapatay yun. And ngayon, ang laki nung ano sa akin nun, yung effect na nung when I grew up at nasa ministry na ako, and I was not yet a born again Christian, pero nagpapastor na ako, ha? Alam niyo yung testimony ko eh. Tapos nandun kami sa ANCF pa. Meron akong pinoon na kariton ministry. As in, ministry siya to, ang vision is to bring the church to the streets. Ganun yung, ano, yung idea ng ministry. So,
ay every Thursday or Wednesday ata yun, pupunta kami sa Kamyas. Kung alam niyo Kalayaan Ave or Kalayaan Ave, papuntang V Luna. Ganyan. Dati, punong-puno ng mga nagkakariton yun. Tapos doon ko naintindihan kung bakit sila nandun. Yung iba, nasunugan. At karamihan, nasunugan. Yung iba, adik, pinalaya sa bahay. Yung iba, ex-con, wala nang mauwian. Kasi makikita ko, tatuan, yung mga bahala na daw, sige-sige, ganyan. Tapos kaya talagang kapit sila sa patalim. So yung kasama ko doon ng mga mamshi na ano, ang idea nila is to elevate them out of their misery. Pero hindi sila i-tolerate. So yung isang kapatiran doon, meron siyang bahay, may apartment siya sa Kamyas. Tapos sa labas ng bahay nila, meron silang parang garden hose. So yung mga nakaka-attend na ng Cariton Ministry, ng preaching, pinapayagan niya maglaba doon, maligo doon. Binigyan niya ng opportunity na malinis nila yung mga sarili nila, na magkaroon sila ng really hard work to make them understand the gospel, to really convince them of their sins. Kasi eh para every meeting, kapag may high and low kami, di ba? Anong high and low? Low ko, may nasaksak ako. Ganun. O nag-away kami nung ano ko. Mga, kasi mga ex-con nga eh. Mga iba. Tapos ang ano pa doon, nakita ko yung sin. Na itong mga to ay hindi ito basta kinaawaan mo dahil sa kahirapan nila. Kaawaan sila dahil sa kasalanan. Sipin mo ah, mga homeless na to. Pero meron pa sila mga love triangle. Gulat ako, magpapatayan dahil yung isa, inagaw daw nung isang kwan. At sabi lang kasi, mestizo yun eh. So, pagtingin ko mukha siyang ano, Caucasian, pinagawa nito dito. So, yung ganung mga real life stories na ano, na this is not just about poverty. This is a sin issue. Na kung meron silang dapat marinig, eh yung ebanghelyo, ebanghelyo dapat. Kasi anong magagawa kung yumaman sila? Anong mangyari kung kumakain sila na maayos o mabuo yung mga pamilya nila pero hindi sila ligtas? Diba? Yun ang kumbaga take home ko after many times na nagpupunta kami doon and I've shared the gospel, nagpipreach ako sa streets. And encouragement sa akin noon, habang ginagawa ko yun, kasi itong ano ko sa kanila, bintahe ko sa kanila, wala akong ibibigay sa inyo na pagkain o pera o kung ano man. Unless meron talaga akong maibibigay. Pero hindi ako pupunta dito para pakain kayo. Dinadala ko dito yung salita ng Diyos. Ganun. Wala kaming feeding program or kahit ano. And then habang tumatagal, eh kalayaan yung busy, ano yun, busy street. May isang tumigil na ano, na SUV, mayaman, SUV. Tapos, siya na yung nag-abot ng, eh ang ano namin nun, ang topic namin, alam ko sa pagkain eh, yung Matthew 6. Yung ang Panginoon ay pinapakain yung, alam mo yun, ganun, supply ng needs ng ano, nagtitiwala sa kanya. So, maya-maya, may nag-park nga at nagbusina siya, tapos sabi niya, brother, para dun sa mga ano, ang sabi nga niya, para sa ano yun, congregation niya ito or something. Ganun, eh pakain mo sa kanila. And ang sinigaw niya, yung paalis na siya, sumigaw siya, continue doing the work of the Lord. Ganun siya. Encouragement sa akin yun, na may ganong ginagawa ang Panginoon sa ministeryo niyo. Pero alam niyo sa totoo lang, it was, if, kung ibabalikan ko lang yung, ano, yung, i-review ko lang. Kasi it happened eh sa buhay ko eh. Kung tatanungin niyo ako kung paano natin tutulungan yung mahihirap, may experience ako. Pero kapag babalikan ko, gospel. Gospel ang sagot. Sabi ng iba, paano ka pakikinggan ng mga tao kung gutom yan? Tama. Tama naman. Di ba? Pero not to the point na ang ginagawa ng mostly ng yung benevolence na tinatawag, yung mga tumutulong, eh gagawin na silang gatasan. Gagawin na silang, kumbaga naging ano na lang, yung parang ang nangyari ay pagkain muna. Parang, ano yan, way para mawi natin sila sa Panginoon. Pakainin natin sila. Pakingin natin sila. What I've learned there is, these people will really not, ano, hindi, kung hindi sila i-regenerate ng Panginoon, kahit anong pakain mo siya, kahit anong magandang buhay ng ginawa mo saan,
ay pinaganda mo buhay nila, hindi pa rin sila magigigas. So, dapat intentional. Kung tutulong tayo, discernment, tumulong tayo sa mga needs talaga nila. Pagkain. Tulungan natin. And nakita ko sa parents ko, gospel at work eh. Doctrine at work. Literal. Lumaki ako sa bahay namin when I was young. Kaming magkakapatid. Lumalaki kami na bilang na may darating sa bahay, baliw. Dinampot nila papa sa kalsada, sa EDSA. Dadalhin sa bahay. Magugulat ako, makain ng styrofoam. Mga ganun. Ba't ganito to? Ano? I grew up sa bahay namin, may ganun. Nakita ko sa parents ko, ginagawa nila yun, no? May isa na, ano, nakabalik na sa pamilya niya. So, ginagawa nila. And we, as Christians, saan tayo lulugar? So, sabi natin, charismatic Pentecostal yung mga yan, mga yun sa doktrina, mahina sila sa doktrina, or mali sila. Pero may kita natin, may value doon. So, where do we find the balance? Ang balance yung gospel. Kung tutulong ka at magbibigay lang ng pagkain, pero hindi mo na-provide yung pinaka-fundamental need ng tao, which is knowing Christ, the gospel, and hearing the good news, bale, wala. Ulitin ko, ha, may fine balance. Ang balance doon yung ebanghelyo. Napakain mo siya, nabigay mo yung pangangailangan niya, pero kung hindi mo naman na-share yung gospel, wala rin. Ngayon, ayoko rin naman dumating sa punto nga, nagagamitin natin yung mga means, like yung nga, magpapakain, feeding, ano na yun, para lang, ang idea kasi, mag-grow yung church. Hindi! Hindi yun ang purpose ba tayo nagpapakain sa mga may hirap at walang makain. Benevolence nga yun eh. Na oportunidad lang yun para may mga elect doon na maaring sumama sa atin. Pero kung papakainin natin sila, pakainin natin sila. Walang hostage taking. Dati kasi sa mga churches, oh, since pinakain ka namin, ha, magiging miyembro ka. Sa Masbate, yung isang church doon, kinikwento sa akin ng pastor, pastor, dumami kami kasi may mga livelihood programs. Nagbigay ng mga baboy, mga manok, nag-poultry sila. Aba, umatins. Yung naka, ano na, yung nabenta na yung mga baboy, lumaki na, nakatay na, ano, hindi na nagbalikan. Wala na. May mga scholar sila, hindi na rin ano. At maraming stories, horror stories na naging scholar ng simbahan out of benevolence at umaattend yung sudyante, umaattend out of benevolence. Pagka-graduate, wala na. Nangyayari yun. Horror stories yun. Sa hindi lang sa ano ha, sa kanila amor, ilan sa church na dati, ilan ang naging scholar, di ba? Maraming pinaaral. Iba, hindi lang basta yung may mga pina-masters pa, may mga, as in, talagang buhos. Pero after, wala na. So kailangan talaga, yung iisipin natin pagtutulong tayo, ang pinaka-focus ay ebanghelyo, maligtas sila, maano sila, madala sila sa Panginoon. Ngayon, kung tutulong lang tayo sa kung pagkain, matighawan yung uhaw at gutom nila, gawin natin yon na walang, tawag dito, hindi natin sila hino-hostage. Oportunidad lang yon na marinig nila ang salita ng Diyos. Hindi para, oh, pinakain kita, magsimba ka. Hindi ganun. Kasi gumagawa lang tayo ng mga zombies na wala talagang affection sa Panginoon. No? At may nasisave sa ganun, ha? Wala akong sinasabi na huwag natin gawin or ano. Pero makita natin, ano bang mindset pag benevolence sa pag-uusapan? Sa labas, yung mga nanglilimos, tulungan natin sila, lalo na kapag gutom, pakainin natin. Bakit? Eh, literal, sinabi, kailan mo ako pinakain? Kailan mo ako pinainom? Hindi nyo alam na nagpapatuloy kayo ng mga anghel sa inyong mga tahanan, yung hospitality ba? Literal, na ginagawa yung mga siya nung araw. And lastly, the moment na may lumapit sa'yo at nagugutom, at na-provide mo yung immediate need niya ng gutom at na-extend yung buhay niya, na-preserve siya, hindi siya namatay sa gutom, he has another day and another opportunity to hear the gospel. Na kumbaga, nabibigyan mo pa ng tsansa na marinig pa niya, makapag-repent pa siya, magsisi pa siya. Eh, pag
matay sa gutom yan. Sinong pana niya yung Diyos eh. No? Hindi mo pa na-share yung gospel, di ba? So, ayun. Kung yung practicality, yun, discernment, pero ang pinakain natin is to share the gospel. Kung mga badyaw, hindi talaga ako nagbibigay ng, ano, ng yung, kasi batas yun eh. I don't feel guilty about it. Wala akong pakialam kung isipin ng iba yung virtue signaling na hindi ako yung kasi ano eh, hindi doon yung confidence natin dapat eh. Magbigay tayo kasi may mga nakatingin. Hindi. Kung gusto mo magbigay, magbigay ka. Pero lalo, may batas, laban doon. At minsan nga, napopropagate pa yung ano eh, yung ganong culture. Ay, bakit may mga napaparoon tayo sa YouTube yung pilay? Pag naka-stop, pilay. Pag nagutang, kakatakbo. Diba? Diba? Yeah. Ba't may ganun? At kapag sinuporta natin yung ganung paraan, eh, nagiging part tayo ng problem. Okay? Paano siya? Thank you, Pas. Ay, Amor, ba yan? Taba pa kasi. kung wala na po, pwede na tayo mag-close. Pero may mga question pa tayo eh, about ano yung mga burdens. So, kung may gusto man sumagot. Pero, kuklose na rin tayo. Ready na yung, ano, 11:31 na. Sige bro, Evan, meron kang question ba yan or answer? Question? Okay. Nahirapan ako sa part na, di ba, yung, nasahin ko lang. Okay, salamat mo na sa labor. Then, pasok ba sa ano kaya, sa burdens yung personal, di ba, nabanggit dito, mga loneliness, persecution, addiction, dapat meron tayong sympathy to help them, yung brothers and sisters natin. Paano yung personal consequences ng sin sa brother? Meron ba tayong distinct na pagtulong or pasok ba siya sa carry the burdens of brothers kapag consequences na ng sin niya personally, yung burden niya. Hindi yung loneliness, hindi yung persecution niya. Yung last week. Kasi last week about sa ano eh. Tama ba bro, ano Chess? Yung about sa infirmities, failings. Yun dun. So combination sila eh. Pero kung may distinction ba, kunyari, example, yung sa ano lang, hypothetical. Parang, pero marang malabo eh. Kunyari, nakakontract ng ano, STD, kunwari. Ganon. Ay, malapit eh. Tapos, brethren siya, tutulungan ba siya ng church? Ganon. Eh, ano yun eh, subject for discipline, unang-una. Subject for discipline. Pas, anong sagot mo dun, Pas? Lagi may consequences yun eh. Whether graphic or brutal yung consequence, but we're always there. For example, nag-fornicate, nabuntis, out of wedlock. Ano yun? Magkakaroon ba tayo ng, anong tawag doon? Enjoy na German? Harm joy? May harm joy ba tayo doon na, ayan, kasi, yan. Di ba? Ganun ba? Hindi. Lalo pag repentant, kawawa nga eh. Dahil na ano siya nung sin. So, part yun sa kinikerry natin na burden. But at the same time, ingat. Ingat mo. Kasi minsan, ang imbis na na-realize nila na mali sila, ay parang ano pa. Ito yung wag nating gagawin. Wag nating carry each other's burden, but let us not spoil. Kasi minsan, sa akin ang galingan kasi, Kimos eh, bag, biktima ka ng kasalanan. Kasalanan. Biktima ka lang, bro. Hindi mo ginusto yan. Di. Kung gumawa niyan eh. Di ba? Kaya nangyari sa'yo yan kasi may ginawa kang kasalanan. Kailangan maintindihan yun. Pero nandito ako para sa'yo bro. Hindi kita iiwanan. Tulungan kita hanggang makabangon ka. Pero wag mo sasabihin sa akin na biktima ka or ano ka lang dyan. Parang innocent victim. Ganon. Hindi ganon. Kailangan may pag-amin. Kailangan may realization. Kasi kung kapatid yun, magre-repent yun. Pero kung nagalit na siya, alam niya yung, ang tawag dito,
ano, pasitabi lang, baka may ma-offend. Pero, truth naman. Karamihan sa mundo, lalo sa issue ng single mom, men hater sila. Galit sila sa mga kalalakihan kasi mga nangiiwan kayo, ganito ganyan. Binuntis na lang kami. I'm talking about out of wedlock, yung mga ganon, na naging single mom na lang, ganyan. Galit na galit sila as if they are strong independent women na kahit lang buhay yung sarili ng mga anak at biktima sila ng mga walang kwentang kalalakihan. Kung makakausap ko yun, sabihin ko, hindi ka naman ano eh, pinersang mabuntis eh. Diba jowa mo yun? Diba? Consequence, maging totoo tayo sa sarili natin na you enjoyed the sin. Pero nung nandyan na yung ano, yung bunga, consequence ng sin, may lang sisisi mo sa iba. Hindi ka pwedeng maging promiscuous tapos ang gusto mong effect ay kabagad ka lang. Diba? O sumakit lang yung pin mo. Hindi pwedeng ganun. So, yun ang may realization at yun nga, yung kapatid na yun, dapat repentant siya. Hindi natin siya basta ihihele lang. Diba? Ganun. Kailangan malaman. And at the same time, huwag mo rin naman durugin. Sabi, among verse and art, yung... Second Corinthians 2. Sige bro, banat. Now, if anyone has, yung sa nagkasalang, ano, na repentant. Chapter 2, verse 5. Now, if anyone has caused pain, he has caused it not to me, but in some measure, not to put it too severely to all of you. For in for such a one, this punishment by the majority is enough. So you should rather turn, forgive, and comfort him, or he may be overwhelmed by excessive sorrow. May ganyan tayong eksena sa church na bumagsak at repentant. Repentant, di ba? Repent. Ang advice ni Pastor Joseph dyan, pag repentant, huwag yun ang dikdikin. Restoration na. Maging gracious tayo. Ang tawag ng comfort. I-comfort na. Pero pag matigas ang ulo, tapos mayabang pa sa Diyos, eh, dapat hard ka rin dun. Kung di siya nagre-repent. Ano yun muna? Kumbaga, iparamdam mo sa kanya. Hindi yung, okay lang yan. I mean, nagigets niyo yung sinasabi, di ba? Kapag ang patid ay repentant, i-comfort. Kung hindi, hindi nakakaramdam, sabi ko nga sa isang kapatid eh, hard, soft preaching makes hard hearts. Hindi ko original to, ha? Alam ko ta kung sino sabi. Hard, baka si Steve Lawson, hard preaching makes soft hearts. At ang problem natin, pag nagkakasala, matigas ang puso natin. So kapag ka matigas, basagin mo ng salita ng Diyos. Pag malambot, comfort mo rin ang salita ng Diyos. Para sabi nun, hindi siya ma-overwhelm excessive sorrow. Hindi siya lubusang umaali. So, yun. Thank you, Pastor Evan. Okay na yung Brother Evan. Yan. So, kung mayroon pang ano, pwede na siguro tayo mag-close in prayer. Tapos, pag-pray na Brother Chester yung ating lunch. Tara po, manalangin po tayo. Our Heavenly Father, salamat po Panginoon sa natapos na aming Bible class. Salamat Panginoon sa inyong salita na aming naunawaan na ipinintindi nyo sa amin Panginoon kung gaano ka-importante ang pagtulong sa kapatiran Panginoon na mula sa pag-ibig na pinaranas nyo sa amin. Salamat po sa aming natutunan. Pagpalain nyo po ito, may isa pamuhay namin gamit ang lakas at biyaya na ibinibigay ninyo. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen.